Great morning! Good morning! Okay, pakinggan sa likod? Yes! Sa gitna? Yes! Okay, nasa harap sigurado. Okay na, okay na. Okay, dun po sa mga hindi nakakilala sa akin, pakilala ko Francis Maguliman, Tubong Bacolod City, Laking Santa Maria, Bulacan. 6 years na po ako sa Vita Plus sa September 28. Kaya, nag-start po ako dito, na-invite ako ni upline Shirley Vergara. Na dati ko po siyang kasamaan sa trabaho, tapos nakita ko po, maganda na po yung buhay niya dito sa First Vita Plus, nainganyo po ako. Hindi ko na po pinalagpas, nag-join ako agad. Na-invite po ako ng September 27, September 28, nag-join po ako. Kung natatandaan niyo po, September 28, 2006, bagyong milenyo po yun. Bumabagyo, pero nag-join po ako. Bakit? Ang prinsipyo ko po kasi sa buhay, habang bata tayo, habang malakas tayo, pag nakakita po tayo ng opportunity, i-grab natin. Tama ba yun? Para wala po tayong pagsisihan, pagtanda natin. No? Kasi ako, kung trabaho ko po dati, nag-start po ako, tagalinis ng bus, construction, pahinante, waiter, busboy. Tapos, nung nasa galeria po ako, may lumapit po sa akin isang tao na tinatanong niya kung masipag daw ako, gusto ko rin ba magdagdag ng kita. Hanggang napunta po ako sa credit card industry. Naging ahente po ako, tapos nung medyo napansin din po yung galing ko, naging unit manager po ako. Masarap pakinggan, manager, pero medyo okay naman. Sapat-sapat din po yung kinikita, may sumasobrang konti. Kung nakikita niyo po yung nangyari sa akin, parang ano eh, ladder, nagsimula sa mababa hanggang sa medyo gumaganda po yung nangyari, gumaganda po yung kita. Siguro naging sekreto lang po, sa lahat po ng ginagawa ko, binibigay ko po lagi yung the best ko. Sabi nga po na magtrabaho daw po tayo ng sobra sa binabayad sa atin. Bigay po natin yung the best natin. Kasi ako, nag-start po ako sa mababa, tumaas po ng tumaas. Hanggang nung 2006, kalakasan din po ng credit card, na-invite ako dito sa First Vita Plus. Nung pumasok po ako dito, binigay ko rin po yung the best ko. Siguro, isang panuntunan din po na para makatulong po sa lalo sa mga bago. Gusto po ba natin ng blessing? Yes! Lahat naman tayo, tama? Gusto natin ng blessing. Para makatanggap po tayo ng biyaya galing sa taas, kailangan po, para tumanggap ka, dapat walang laman yung kamay mo. Tama? Ano ibig sabihin? Kailangan po, bitawan po natin lahat. Lahat ng negative, yung galit, yung inggit, yung puot, yung kayabangan, yung pride, bitawan po natin yon. Pag nabitawan po natin lahat ng hawak natin na negative, darating po yung mga positive. Naniniwala ba kayo doon? Okay. Ganun lang po yung ginangako. May mga challenges, may mga nangyayari pong hindi natin gusto sa buhay natin, pero lagi po yan may positive side. Yun po yung tingnan natin. Ang negosyo natin may ups and down, tama? Pero dapat sabi nga, magpakatatag tayo, determinado, enjoy lang po natin yung proseso. Yung mga hirap, nandyan po yan eh. Sabi ko nga, wala namang madali sa labas. Enjoy nyo lang yung process. Parang walang pinagkaibayan sa ano eh. Yung mga tao, ano, constipated ka. Diba? Nahihirapan tayo. Pero pag nailabas mo, anong tawag? Success! Nakaba niya? Enjoy nyo lang. Parang yung kaibigan ko, meron po siyang nililigawan sa Bataan, taga Bulacan siya. Lagi niya kaming kinakayag, mga kabarkada. Eh, malayo po yung Bulacan sa Bataan, tama? Pero hindi niya nararamdaman yung pagod. Kasi ang nakikita niya, ini-enjoy niya eh. Yung babaeng gusto niya makita. Kaya nag-i-enjoy siya. Ganon din po, ganon sa negosyo natin. Kung gusto mo makuha yung mga pangarap mo, enjoy mo yung proseso. Diba? Ganon yun eh. Pagod, nagda-drive siya, minsan nalilipasan pa ng gutom. Ganon din sa negosyo natin. Pero pagka sinagot ka ng babae, ano mangyayari? Success, tama? Hindi mo ramdam yung pagod. Pero pag binasted ka, ramdam mo yun. Busted ka eh, tama? At ako po yun. Ganun din sa negosyo natin. Enjoy lang po natin yung proseso. Marami tayong dadaan ng pagod, puyat, sakripisyo, pangainsulto. Ang una nag-reject sa akin, mga kasama ko sa bahay. Kuya ko. Sabi sa akin ng kuya ko, Tol, wag mo na ako idamay sa kalokohan mo. Ate ko, ayaw. Nanay ko, sabi sa akin, nako, anak, papunta ka palang, pauwi na ako. Pero ang totoo po nun, hindi ko po siya nakasalubong. Hindi po ako nakinig sa kanila. Bakit? Ang layo kong katwiran, na yung sekreto nga daw po ni Lucio Tan, na sinasabi ko sa mga toko, makinig lang po tayo lagi sa mga taong successful para maging successful din po tayo. Magsasama ka daw sa mga taong may nangyayari sa buhay, may mangyayari din sa'yo. Hindi ka sasama sa mga taong may nangyayari sa buhay para manghiram, para mangutang. Kaya ka sasama sa kanila para alamin mo kung paano sila mag-isip,
Paano sila humawak ng mga problema? Paano sila dumiskarte? Paano sila gumalaw? Kasi pag ikaw, galaw mayaman, isip mayaman, kilos mayaman, ano mangyayari sa'yo? Mayaman! Pag ikaw, isip mahirap, ano mangyayari sa'yo? Maghihirap ka. Bakit, Francis? Paano ba mag-isip ang mahirap? Ganto. Pinakitaan ng opportunity. Para sa mahirap, kahit mahirap, kayang gawa ng paraan. Lalo iba sa inyo, kasali na, tatrabahuhin na lang, tama? Ano sabi ng mahirap? Mahirap yan. Baka hindi ko mabenta yung product. Baka wala akong mapasali. Negative. Ano mangyayari? Negative. Pero bakit mga mayroong mahihirap na yumayaman? Kasi positive. Yan ang sikreto ng mayayaman. Kailangan positibo ka. Meron ba negosyante nagbukas ng negosyo? Ganito sinasabi. Pag binuksan ko tong negosyo na to, sigurado, sarado to. Sigurado, lugi to. Di ba positive sila? Pero minsan, yung positive na negosyante, nalugi. Anong iniisip? Next time, pagbubutihin ko. Positive pa rin. Dapat ganun din tayo. Kung may mga nangyayaring challenges, magpakatibay ka lang. Kung nagawa mo na, magagawa mo uli. Tama? Sa mga hindi pa nagagawa, wala pa kayong resulta, kailangan enjoy niyo yung proseso. Mag-aral kayo, mag-training kayo, tulungan niyo yung mga taong naniwala sa inyo, huwag kayong bibitaw. Wala pong bibitaw, kailangan po sama-sama tayo. Hindi natin kalaban yung ibang kumpanya sa labas, hindi natin kalaban yung... Ang kalaban natin, kahirapan. Tama? Magpakatatag ka. Ako po, pag nangihina po ako, may mga oras din po nangihina din kami, tao din kami, minsan may napapagod din kami. Tinitingnan ko lang po yung mga anak ko. Sabi ko, hindi pwedeng makaranas ng hirap itong mga bata na to. Yun po yung nagpapatibay sa akin, yung mga anak ko, yung pamilya ko, yung nanay ko. Hindi ako pwedeng bumitaw. Bakit po? Marami nakakapit sa akin. Marami akong tinutulungan. Kaya hindi rin na po ako pinababayaan. Basta naniniwala ka lang sa nasa taas, sa sarili mo, sa ginagawa mo, labang ka lang ng patas, wala ka sinasagasaan, hindi ka na pababayaan. Tama? Sama-sama po tayo, tulong-tulong. God bless po. Good morning.